asin. Ibabad lang yung tubig. So, ayan, bumili na kasi yung asawa ko ng baboy. So, yun ako lang yun ngayong gabi. At saka, habang nagsasain pa ako ng kanin, imamarinit lang muna natin siya ng kalamansi. Para sakto lang na pagkatapos ng kanin, ay yung baboy na yung susunod natin. Hindi, wala muna tayo ng kalamansi para ilagay natin sa mamarinit natin ng baboy sa baboy. Hindi guys, mahal na ngayon yung kilo ng baboy dito sa amin kasama. Pero siguro, pati rin naman din yan sa Manila, sa Luzon. Ano din? Ayan, ilalagay ko na sa baboy. So ayan, hinalo ko na yung kalamansi. Tapos sunod, imaranik mo lang muna natin siya sa kalamansi. Lagyan natin siya ng asin. So, yung kamilang nilain natin yung aking gamitin sa paghalo kasi kalinis naman. Ihalo-haloan lang natin. Para mahalo yung kalamansi. Guys, okay na. Asin muna natin siya. Tapos, lagyan natin ng konting bawang yung minarinit natin. Alam niyo guys, natin hindi naman talaga kasi na marunong magluto ng indang. Siguro noon, na wala pa kang sariling pamilya. Dalaga pa. Siyempre, naisip ko lang lang yung isang kami tatambay, yung mga pinsan ko, yung mga kaibigan ko. Pero, natutunan ko naman sa launan. Dahil na rin sa tulong ng internet, YouTube, diba? Malaking tulong din naman kasi kung hindi mo alam magluto, punta ka lang din sa YouTube. Tapos, manood ka lang. Matututo ka na. Pag-aralan mo lang. Matututo ka na magluto. Diba? So, yan. Iyahalo ko siya dito sa inamarinit kong baboy. Ilagay lang muna natin siya sa tabi, tapos mag-chop tayo ng igigisa natin muna. Sa panggisa natin muna yan. Kumukulo na ang ating ulit ng bawang para sa pangkisa.
din si Buya. So, syempre, pag bumili ka na doon sa mga tindahan, medyo mahal na yung presyo nila kasi mahal na yung kilo din ng si Buya. So, yung ginagawa ko, kung bumibili kami ng ulam ng Mr. Kud, doon na ako bumibili sa merkado ng sibuyas. Mga 5-5 piraso, ganyan, tapos yung bawang, para medyo nakaka-tikid-tikid pa din. Kasi dito yung hindi nito, 5 piso na, kaya minsan yung iba naman size. Yung ganito nga kaliit, yung 5 piso na yan. So, pwede doon ka na lang din sa merkado kasi makaka-ano ka na rin. Tikid-tikid. Kaya sa mahal ng bilihin. Mas masarap pag mas marami kang sabok. Yun. Kailangan lang yung kakain. Ito kapitipi rin. Diba? Meron din naman ang sabok. Tapos, lalagyan natin ng sili. Diba? So, hinugasan ko na natin yung sili nito. Para maanghang-anghang yung adobo natin. Sinain natin. Ayan. Tapos nakahanda na yung mga inahalo natin sa ating ulam.
Pagkakasal natin siya ng... Halu-haluin na natin. Para yung nasa ibabaw ulit ay magpunta sa ilalim. Nabango siya, guys. Iba talaga yung amoy ng adobo pag mayroon kang kalamansi. Naku, check na maraming mapapakain mo na tayo. Sira talaga ang ating diet. Yan na pag medyo siya maanghang na maanghang. Kaya nga medyo dinami-dami ko na yung niluto kong kanin namin eh. Para hindi kami mabigay. Marami na naman mapapakain kasi miss ko yung kanin. Mapapasubok na naman ito. Pag magluluto rin tayo ng baboy, eh, kailangan medyo mahina-hina yung apoy natin. Sakto lang para, ano, para mas, para maging malambot din yung baboy. Kasi pag malakas yung apoy natin, parang bigla-bigla siyang mawala na ng sabaw. So, parang hindi na siya natin mapapalambot ng baboy. So, ayan, katantaman lang yung, ano natin, yung apoy natin. Sakto lang, diba? Tanggalin natin siya sa kawan. So that's all, guys. Ayan, may adobo na tayong ulam. Adobong baboy. Soon. Thank you for watching, guys. Hanggang sa susunod ulit na video natin.